Okay, magandang araw po sa lahat. So, ang tutorial video po ngayong araw na ituturo ko sa inyo ay kung paanong mag-split screen ng inyong computer or di kaya ng inyong laptop. Okay? So, kasi marami nagtatanong sa akin kung paano daw makakapag-present gamit ang Google Meet na nakikita mo ang sarili mo at nakikita mo rin ang yung pinepresent na PowerPoint presentation sa iisang screen ng computer mo at saka laptop. Okay po. So, hindi po alam ng karamihan na ang ating computer ay meron siyang tinatawag na multitasking na settings. Kung saan, kapag yung settings na ito ay na-on mo, pwede ka na ngayon makakapag-multitask sa computer mo kung saan pwede mong hatiin ang screen mo at pwede mong i-view ang dalawang naka-open na browser. Okay? So, ito ay magandang tulong dun sa mga teachers po natin sa ngayon na magkakaroon ng online class. Okay? Kung saan pwede siyang mag-present ng kanyang PowerPoint presentation and then also sa kabila naman po ng screen niya ay nakikita niya yung Google Meet. So, ngayon po, ituturo ko na po sa inyo kung paano po mag-set ng multitasking sa inyong computer. Pero bago ang lahat, huwag pong kalimutan na okay. So, ngayon po, ang unang steps na gagawin po natin para i-set yung multitasking na settings ng ating computer. So, una pong gagawin natin ay punta po tayo dito sa start button ng ating computer. Start. Click po natin yung start. Yan. So, after natin ma-click ang start, punta po tayo sa settings. Okay? After po natin ma-click ang settings, click po natin yung system. Okay? So, after natin ma-click yung system, hahanapin po natin dito yung multitasking. So, dito makikita natin yung multitasking. So, click po natin yung multitasking and then i-on po natin yung lahat na nakikita po natin dito. Kasi sa ngayon po, naka-off po siya. So, i-activate po natin yung kanyang multitasking. Okay? So, next, click on. Click rin po natin itong on. Okay? So, after natin po siyang ma-click on, i-close na lang po natin yung ating settings. Okay? So, after natin ma-set ang settings ng multitasking ng system ng computer nyo, itatry naman po natin ngayon kung paano ito gagawin sa inyong computer. So, ano po ba ang gagawin natin? So, unang-una po, yung inyong PowerPoint presentation ay dapat po naka-upload po siya sa inyong Google Drive. Bakit kailangan i-upload sa Google Drive? Kasi po, kapag magpe-present tayo, gamit lamang po ang PowerPoint presentation ng computer nyo, ang mangyayari po ay ang presentation ay matatakpan niya ang buong screen kapag hindi po siya nakalagay sa inyong Google Drive. So, ang mas maganda po, yung PowerPoint presentation po natin ay i-upload po natin sa ating Google Drive. Kagaya po na ginawa ko. Okay? So, yung next po na gagawin natin, ay open lang po ninyo yung PowerPoint presentation ninyo na nasa Google Drive. Okay, so open mo po siya as Google Slides. Kung mapapansin po ninyo nung inopen ko siya sa Google Slide, nagkaroon siya ng isang nadagdagan siya ng isang tab dito sa side. Yan. Okay? So after po siyang ma-open sa Google Slide, ang next naman po ay mag-open po tayo ng Google Meet. Yan. So, ito yung Google Meet. Naka-open po yung Google Meet. Halimbawa, ito po yung klase po ninyo ngayon. Okay? Ito yung class po ninyo. Yan. Dito po yung mga estudyante po ninyo. Ngayon po, ang gagawin nyo po ay magpe-present po kayo, di po ba? Magpe-present po kayo ng inyong lesson po ninyo. So, ano pong gagawin po natin? Para po nakikita po ninyo yung PowerPoint mo at nakikita mo rin yung Google Meet po ninyo. Sabay. Sabay silang nakikita. So, ang gagawin nyo lang po, yung Google Meet po natin na ito, ito po yung Google Meet natin,
Ang gagawin nyo po, idadrag nyo po siya sa right side. Pero depende po sa inyo kung saan nyo po ipoposition yung Google Meet nyo. Sa akin po sa ngayon ay gusto ko siyang ilagay sa right side ng aking screen. So ang gagawin ko lang po, idadrag ko siya sa right side. Yan. So, after ko siyang madrag sa right side sa pinakadulo, may makikita po kayong outline. May nakikita po kayong outline, napapansin po kayong outline. Yan. Sa side ng aking Google Meet. Yan. Kung mapapansin nyo po, para nahati yung screen. So, after ko po makita yung outline, pwede ko na po ngayon bitawan yung aking mouse. Yan. Kung mapapansin nyo po ngayon, nagkaroon po ng hati. Right and left. Di po ba? So, dito po sa right, kung mapapansin mo po yung Google Meet po ninyo. Okay? Now, dito po ngayon sa left side, makikita po ninyo mayroong dalawang naka-open na tab. Yan. So, dito, ang ikiklik ko po dito ay yung EPP ko na PowerPoint na lesson na nakasave po sa aking Google Drive at naka-open sa Google Slide. So, ikiklik ko po siya. Yan. Mapapansin mo ngayon, nagkaroon ka na ng dalawang screen na split or nahati na po yung dalawang screen po ninyo. So, ang gagawin ko po ngayon ay itatry ko pong i-present dito sa aking Google Meet. After po natin maklik ang present dito sa ating screen sa Google Meet, mapapansin nyo po na dito sa ginawa natin, nahati yung screen mo and then hindi ka na ngayon nahihirapan kapag ikaw ay mag-online class. Bakit? Kasi nakikita mo yung PowerPoint presentation mo dito sa left side and also nakikita mo rin yung Google Meet po ninyo. So, dito po, hindi mo na kailangan magdagdag pa ng isa pang monitor para makita mo yung PowerPoint presentation mo and also yung Google Meet kung saan ka nagka-class, kung saan ka included. Hindi mo na kailangan i-open pa yung cellphone mo para makita mo yung sarili mo na nagpe-present ka. Okay, so dito po sa paraan na to, sa pag-split po ng ating monitor ng ating computer, ay pwede mo nang gawin sabay na nakikita ang sarili mo, nakakapag-present ka sa Google Meet, and also nakakapag-present ka ng PowerPoint presentation mo na naka-open sa ating Google Slide. So okay po, so ang next natin gagawin, ipe-present po natin yung ating PowerPoint presentation na naka-open sa ating Google Drive. So, ano po yung gagawin natin? So, ang gagawin po natin, ikiklik po natin yung symbol na parang nakatutok sa baba, parang arrow down na to. So, wag po mismo yung buong percent. Kasi kapag kinalik nyo po yung buong percent, matatakpan yung screen po ninyo. So, ano po yung gagawin natin? Ikiklik po natin yung arrow down na to. Click. So, ano po yung pipindutin mo dito? Kapag lumabas po ito. May dalawa po dito eh. Present from beginning at presenter view. So, ang ikiklik po natin ay presenter view. Okay. So, ngayon, kung mapapansin mo, meron ka ng PowerPoint presentation na nasa left side mo. And then, meron ka na rin Google Meet na nakikita mo yung sarili mo, nakikita mo yung mga student mo, at nakikita mo rin yung presentation mo. So ngayon, sa part na ito, sa split screen ng computer po natin, isang maganda itong system ng ating Windows kung saan makakatulong sa atin ito sa teacher pagdating sa online class natin na nakatutok lang tayo sa monitor natin at nakahati natin yung dalawang screen natin at nakakagawa tayo ng multitasking na pag-present ng ating lesson. Sa settings na to ay pwede na po kayo mag-present sa inyong student na nakikita mo yung PowerPoint presentation mo and also nakikita mo yung Google Meet kung saan included yung sarili mo, nakikita mo yung pinipresent mo at nakikita mo rin yung student mo. So yan po yung aking tutorial video ngayong araw.
tungkol sa split screen ng ating computer and kung paano i-activate ang multitasking ng ating computer. Sana po may natutunan po kayo ngayong araw. Maraming po salamat. And then, huwag po nating kalimutan i-share and subscribe Tech Teacher QC. Thank you po.